Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB Mulet. Yung tayo muli dito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa PHTV. Subscribe ko dyan mga kabalita. At ito na nga mga kabalita, Chinese fishing vessel, tad-tad ng bala, Widodo, binalaan si Xi, CCG, hinarang ang BRP Teresa Magbanwa. At yan, bago ang lahat, ito yung ating reaction video lamang. Ano mang sumasalarawan dito ay bahagi lamang ng ating reaction video. At yan, play na natin. Iniulat na pinaputukan umano ng Indonesian Coast Guard ang tatlong Chinese fishing vessel sa North Natuna Sea matapos umanong magpumilit ang mga ito na pumasok sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Sinabi ng Indonesian Coast Guard na sinubukan umano nilang balaan ang mga Chinese fishing vessel sa radyo, ngunit hindi umano sumagot ang mga ito at naniniwala ang Maritime Authority ng Indonesia na sinadya ito ng mga Chinese. Dito nga mga kabalita natin, nakikita nyo talaga yung pagprotekta nga sa teritoryo ng Indonesia na kung saan talagang hindi nila pinapapasok itong mga Chekwang to, itong China. At talagang agad-agad nga no, na talagang pinapaputukan ito at talagang upang lumayo at talagang tuluyang hindi nga no, balakin pa ng mga dipungan na dipunggol ng mga Chekwang to na manghimasok nga sa kanilang teritoryo. Ganyang katatago, ganyan talaga yung pinapakita ng Indonesia laban dito sa mga Chekwang to sa China, dahil tila nga ba ayaw nila nga mautakan o no, talagang magulangan at makakuha pa nga ng teritoryo itong mga dipungan na dipunggol ng mga Chekwang to no, sa kanilang bahagi nga teritoryo nga. At yun, tuloy pa natin. Sinabi sa report na tinamaan umano ang isa sa mga fishing vessel kaya napilitan ang mga kasama nitong huminto. Agad namang dinala sa Jakarta ang mga Chinese at sinabi na kakasuhan ng Indonesian government ang mga ito. Nagpahayag naman ng isang matinding babala ang Indonesian Coast Guard laban sa mga ginagawang iligal na panghihimasok ng mga Chinese sa kanilang teritoryo at sinabi na hindi umano sila magdadalawang isip na gumamit ng dahas. Dito nga mga kabalita natin, no, makikita nyo talaga yung hindi pagdadalawang isip nga ng Indonesia laban dito sa mga Chekwang to sa China, na talagang binubutasan, na talagang pinapaputukan itong mga barkong pumapasok sa kanila. Talagang hindi sila nangingiming wasakin at durugin ito pag ninais nga nila mga kabalita natin na kung saan ito nga. At pinapakita nga yung pwersa na talagang maaaring salubungin ng mga dipungan na dipunggol ng mga Chekwang to, na tila nga ba patuloy no, na pumapasok at talagang nagpupumilit na talagang ipasukin yung kanilang teritoryo, na kung saan ay nakakatikim sila ng isang matinding tugon dito nga no, sa Indonesia. At yun, tuloy pa natin. Iniulat ito matapos nag-deploy ang Indonesia noong nakarang buwan ng isang warship sa North Natuna Sea upang i-monitor ang presensya ng isang Chinese Coast Guard vessel sa nasabing resource-rich na maritime area na parehong inaangkin ng Beijing at Jakarta. Sinabi ng hepe ng Indonesian Navy na si Laksamana Maja Muhammad Ali na nag-deploy sila ng isang barkong pandigma, maritime patrol plane at drone upang i-monitor ang isang Chinese Coast Guard vessel sa kanilang karagatan. Sinabi niya na walang ginawang kahina-hinalang aktibidad ang nasabing Chinese Coast Guard vessel. Gayunpaman, kailangan nila itong subaybayan dahil matagal umano itong nanatili sa loob ng exclusive economic zone ng kanilang bansa. Ipinapakita sa ship tracking data ng Chinese Coast Guard vessel na may numerong 5901 ay naglayag sa North Natuna Sea malapit sa Tuna Block Gas Field ng Indonesia at Chimsau Oil and Gas Field ng Vietnam ayon sa Indonesian Ocean Justice Initiative.
Ang Chinese Coast Guard Vessel 5901 ay ang pinakamalaking Coast Guard vessel sa buong mundo at binansagan itong The Monster dahil sa laki nito. Samantala, ang United Nations Convention on the Law of the Sea ay nagbibigay ng karapatan sa mga barko na mag-navigate sa loob ng exclusive economic zone ng ibang bansa. Ngunit ang presensya na nasabing Chinese vessel ay maaari umanong nagpapahiwatig na nagiging asertibo na naman ang Beijing at ito ay matapos nagkasundo ang Indonesia at Vietnam tungkol sa mga boundaries ng kani-kanilang exclusive economic zone sa lugar. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na na-detect umano ng US Coast Guard ang isang submarine drone ng China malapit sa West Philippine Sea at sinabi na agad umano itong hinarang at pinigilan ng USCG upang hindi makapasok sa teritoryo ng Pilipinas. Kasalukuyang nagsasagawa ang US Coast Guard Cutter Hamilton ng Maritime Patrol sa West Philippine Sea nang ma-detect nito ang presensya ng isang maliit na submarine drone at sinabi na agad umano nila itong inimbestigahan. Grabe yung pagkaka-detect agad no, ng US dito nga no, sa submarine drone nga ng mga dipungal na dipunggol ng mga Chekwang to na kung saan ito ang isa sa mga ginagawa nga ng mga Chekwang to ng China, yung tila nga ba, no, pagmamatsyag at pagmamanman nila, syempre sa galaw, hakbang nga ng ating bansa at syempre ng ating mga barko at syempre nito ng mga barko nga ng US na kung saan agad-agad ito namataan na talagang pinipigilan na talagang napigilan ito ng US dahil tila nga ba ito ang mga taktika o hakbang na nais gawin ng mga dipungan na dipunggol ng mga Chekwang to ay makakuha nga ng mga impormasyon lalong-lalo na dito nga no, sa US na kung saan ay talagang hindi nagtatagumpay o hindi nakakalusot yung maaaring gawin na hindi maganda ng mga dipungan na dipunggol ng mga Chekwang to. At yun, tuloy pa natin. Hindi masabi ng US Coast Guard kung ano ang misyon ng nasabing submarine drone, ngunit naniniwala sila na mataas ang posibilidad na nagsasagawa ito ng surveillance sa mga isla at lugar na kinokontrol ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Binalaan din ng US Coast Guard ang mga sundalo ng Pilipinas na nakaistasyon sa West Philippine Sea na huwag maging kampante at maging mapagmatsyag dahil posible umanong magsagawa ng isang agresibong aksyon ang Chinese military sa lugar. Iniulat ito matapos tinalakay ng mga National Security Advisor ng Estados Unidos, Japan at Pilipinas ang mga security issues sa rehiyon at mga paraan upang mapalakas ang trilateral alliance ng mga nasabing bansa. Ito umano ang kauna-unahang pagpupulong sa pagitan ng National Security Advisor ng Estados Unidos na si Jake Sullivan at ang kanyang mga counterpart na si Akiba Takio ng Japan at Eduardo Anyo ng Pilipinas. Ayon sa kanilang joint statement, tinalakay ng tatlong opisyal ang mga security challenges sa rehiyon, kabilang ang tungkol sa South China Sea at East China Sea, gayon din ang sa North Korea. Binigyang din rin ng mga opisyal ang kahalagahan sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Taiwan Strait. Sinabi ni Sullivan na tinalakay nila kasama ang kanyang mga Japanese at Philippine counterparts ang magulong security environment sa rehiyon at kung paano sila magtutulungan upang mapanatili ang kapayapaan at istabilidad sa mga lugar, kabilang ang freedom of navigation at economic security. Binigyang din nila sa kanilang pahayag ang kahalagahan ng pagpapalakas ng kanilang tinatawag na three-way cooperation, pagbuo ng mga alyansa sa pagitan ng Japan at Estados Unidos at sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos upang mapanatili ang kaayusan sa Indo-Pacific, lalo na sa Taiwan Strait.
Nagkasundo din ang tatlong opisyal na palakasin ang kanilang defense cooperation at gumawa ng isang formal na strategy document, pati na rin ang pagsasagawa ng combined maritime activity kabilang ang mga multilateral joint naval exercises sa Indo-Pacific region. Diyan nga mga kabalita natin ilang patungkol ng mga pahigat balita diyan na kung saan ito nga yung patuloy nga no, na ginagawa rin ng Indonesia upang labanan nga yung panghihimasok ng mga Chekwang to ng China nga na kung saan patuloy nilang pinapaputukan yung mga barko ng mga Chekwang to ng China nga na kung saan talagang halos ito ya mabutas nga no, sa kanilang pagpapaputok at talagang nga maaring wasakin ng Indonesia yung mga barko nga ng mga dipungan na dipunggol na to na patuloy ngang namamasok ng teritoryo na kung saan talagang hindi naman ito sinasanto ng Indonesia na kung saan patuloy nga na binibigyan tugon na talagang patuloy nire-resbakan na nga talagang pagpaputok at talagang tila nga ba paghuli sa mga Chinese na to na talagang ipumapasok na illegal nga sa kanilang mga teritoryo. Dito ay makikita at makikita nyo yung talagang prehensya at talagang seryosong pagtugon ng Indonesia nga dito nga no, sa mga Chekwang to sa China nga na kung saan ay talagang tinatadtad ng bala at talagang hindi pinapalusot dito nga no, sa kanilang teritoryo na talagang maaari talagang gawan ng hindi maganda ng Indonesia. Ito nga mga Chekwang to na pumapasok at nagpupumilit nga na pasukin nga yung kanilang teritoryo upang tila nga ba gumawa ng isang hindi mga magandang tugon no, sa kanilang nasasakupan lalong-lalo na yung mga tila nga ba pagkuha ng kanilang likas na yaman no, na talagang ito ang isa sa mga pinupuntahan ng mga Chekwang to ng China nga na tuluyan niyang binabantayan siyempre ng Indonesia dahil itong mga dipungal na dipunggol ng mga Chekwang to talagang napakatuso at mauutak ito dito nga no, sa karagatan na kung saan patuloy nga yung kanilang pagnanais no, na talagang makasamsam ng kanilang mga ninanais dito nga sa teritoryo ng Indonesia na kung saan tinutugon na naman sila ng pagpapaputok nga ng Indonesia upang maharang at talaga mapigilan yung mga tangkain nila dito nga no, sa kanilang teritoryo. At dito pa nga mga kabalita natin, patuloy nga na ginagawang hakbang ng mga dipungan na dipunggol ng mga Chekwang to na kung saan yung kanilang mga drone submarine nga na talagang nga nais lumapit nga dito sa ating teritoryo o dito nga sa mga barko ng USA tila nga ba na agad-agad nang na-detect o agad-agad itong naharang at talagang tuluyang napigilan ito dahil sa tila nga ba pagmamanman na ginagawa nito. Tila nga ba pangunguha ng mga impormasyon nito nga submarine drone nga ng mga Chekwang to o ng China nga. Na kung saan ito nga yung mga ginagawa nito yung talagang pagbibitaw ng mga drone submarine upang talagang makakuha ng mga impormasyon o ano pa mga nais na gawin nga na hindi maganda ng mga Chekwang to o ng China nga lalong-lalo na sa inaangkin nilang karagatan. Na ito nga ang ginagamit nilang tila nga ba pagmamatsyag upang talagang makita yung mga galaw at hakbang syempre ng US at syempre ng ating mga barko dito nga no sa West Philippine Sea. Subalit nga talagang nabibigo itong mga Chekwang to ng China nga dahil agad-agad no nasisipat yung kanilang mga tangkain dito nga no sa West Philippine Sea nga mga kabalita natin na hindi nga pinapaubra o talagang hindi rin pinapaligtas ng US yung mga tila nga ba hindi tamang tugon no hakbang nitong mga dipungal na to no. At dito pa nga mga kabalita natin no yung talagang hindi pagpapasiguro sa mga hakbang o galaw nga ng mga Chekwang to ng China nga na dapat nga syempre nga maging mapagmatsyag lalong-lalo na yung ating bansa no sa pwedeng gawin o talagang maging tugon ng mga Chekwang to ng China nga dahil talagang may sakalembang yung pag-uutak nito na maaaring gumawa nga ng isang hindi tamang hakbang no dito nga no sa West Philippine Sea at tila nga ba
may gawin na hindi maganda at talagang ito ang dapat bantayan at matyagan nga rito. At dito ay pinapakita din yung talagang pagsasama-sama ng ating mga kaalyado at syempre ng ating bansa upang tugunan yung mga nangyayari dito nga sa West Philippine Sea. Upang ipakita na rin yung talagang alyansa na isang matinding pwersa na maaaring tumugon at tumugon dito nga sa West Philippine Sea. At dito nga yung tila nga ba hindi rin magpapatinag na talagang patuloy na ipaglaban yung ating teritoryo laban nga sa mga Chekwang to sa China nga. Na ito nga ang tila nga ba pinapakita rin na maaaring sumaklaw o talagang dumipensa no sa ating bansa. At yung iba pang mga patungkol, mga pahayag at balita dyan. At kayo, kayo lang bahala mag-komento sa iba na nais nyo i-komento patungkol dyan. At yun muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa PHTV. Subscribe kayo dyan, mga kabalita. At yun, mga kabalita, ito muli ang inyong WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita!